Ted, sa 1:16:33, this is sa is 33 po ng 1. Sabi dito, si Jesus nagsasalita, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Maganda to, Ted, dahil ito'y binanggit ni Jesus laban sa takot ng mga disipulo dahil sila during that time ay being persecuted. Pinepersecute po sila dahil sa kanilang pananampalataya. So ito pong sinabing maging matatag kayo, hindi lang po ito challenges ng kahirapan, may sakit. More than that, ang pinagdadaanan nila, pinapakain sila sa mga leon ng buhay. Alam mo yun, sinusunog ng buhay pag gusto ng emperor ng ilaw sa kanyang party. So ito po yung matinding persecution dahil lamang naniniwala sila sa iisang Diyos at hindi sa iba't ibang klaseng Diyos na meron ng mga Romano during that time, even ang kanilang emperor ay tinuturing na Diyos. Ngunit ang mga Kristiyano that time hindi naniniwala na maraming Diyos kaya sila being persecuted. At sabi ni Jesus, para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Ted, hindi matatagpuan sa pera, sa koneksyon, sa murang bilihin, or even kagalingan ng ating physical na karamdaman ang tunay na kapayapaan. Kasi kung may kapayapaan sa pera, di sana walang walang mayaman na depressed, di ba? Sana walang mayaman na namumblema pa rin ngayon. Kung ang pera o karangyaan or kapangyarihan ang solusyon sa inner peace. Pero hindi po totoo yan. Alam natin hindi totoo yan. And sabi ni Jesus, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ted, as I end, yung mga temporal po nating challenges, hindi po natin minamaliit yan. Pero meron pong such thing as eternal na challenge, which is our challenge with sin and death. Pag yan po hindi natin napagtagumpayan, yung kasalanan na nagdudulot ng eternal na kamatayan, mas malaking problema po yan. Kaya po si Jesus na namatay siya sa krus. At on the third day, bumangon mula sa kanyang libingan, napagtagumpayan daw niya ang sin and death. He conquered sin and death, which is, by the way, yun ang pinakamalaki nating problema. More than sa karamdaman ni nanay na in-interview natin kanina, more than sa kahirapan dito sa lupa, ang pinakamalaki po nating problema ay ang pambayad sa ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran, na binayaran ni Jesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya siguro sabi niya sa 1:16:33, ulitin ko, sinabi ko sa inyo mga bagay na to para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Manalangin po tayo, Panginoon. Tunay nga po minsan na overwhelmed kami ng mga paghihirap dito sa mundo. Minsan yung mga paghihirap na yun ay dulot din ng aming kapabayaan, pinabayaan namin aming katawan sa bisyo, maaari. O maaaring wala kaming kinalaman dulot ng sistema ng mundo na to, kaya kami ngayon naghihirap. Pero Lord, nevertheless, ang pinakamalaki naming problema, kahirapan, ay ang sin and death na iyon ang napagtagumpayan. Kaya Lord, anumang temporal na pinagdadaanan namin ngayon, manatili kaming nakakapit sa iyo. Manatili kaming nagtitiwala sa iyo. At ang pangako mo, magkakaroon kami ng kapayapaan. Salamat po sa peace that you offer, na hindi nabibigay ng pera, hindi nabibigay ng power, hindi nabibigay ng even healing. Ang kagalingan, Lord, na mula sa iyo ay tunay nagbibigay ng kapayapaan. Salamat po sa kabutihan mo. Sa pangalan, Jesus. Amen. Amen. At Panginoon, muli pong aming panalangin na niyo pong laging aalagaan si Brad Jeff sa kanyang pagbimisyon, at alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda na nakikinig ngayon sa aming programa, lalo na po mga tulad po ni Nanay Rosella, at sa lahat po ng mga may sakit na nakikinig ngayon sa amin, kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.